Matt, lahat kami nabulabog, no? Nagulat kami lahat with what happened last weekend na ikaw ay sinerva ng warrant at nakulong nung weekend. We want to hear the story from you, no? Ano muna nangyari nung weekend? Nung weekend talaga actually, 11:45 a.m. yun. Magluluto ako. So, may dumating na messenger. Sabi, kailangan ko daw kunin yung mensahe niya na personal. Okay. So, binaba ako. Okay. So, nung nakita ko, sir, pagtingin kong ganun, uy, sabi ko, gulat ako kasi warrant of arrest. So, nakalagay doon, 9262. Okay. So, sino ba namang hindi magugulat sa sitwasyon na yun na pagising mo, warrant of arrest yung bubungan sa'yo, tapos 9262. At yung nangyari to noong 2012. Okay. So, nananahimik na ako. Okay. May asawa ako, 7 years na kaming happily married with 3 kids. Okay. So, isa lang tao yung naisip ko agad na pwede kumuha sa akin ito. So, sabi kong ganun, malamang, yung dati ko itong kasintahan, yung ex-girlfriend ko. Okay. Which is, may anak ako sa kanya. Okay. At, nagsusuporta ako, pero dahil nga sa nangyaring pandemyang to, may lapses ako ngayon ng suporta. Okay. So ipiniliwanag ko sa mga pulis na tapos na ako dun sa kaso namin na 9262, yung slight physical injury na nagbayad pa ako. Kumbaga na-settle namin na maayos yun, naging civil kami para sa bata. Ah, na-settle na yun? Na-settle na yun. Ang tagal, 2012 pa, MJ. So 2013 pala na na-settle yung kaso. So simula noon, naging okay naman, may suporta, okay. Binibigay ko. So eto, nagulat ako, holiday ng Friday, biglang may warrant of arrest ka. Mm-hmm. So, alam ko na. So, parang, ano to, over the weekend na naman, gano'n na naman, paulit-ulit na naman ang nangyayari. So, bakit hindi na lang nakipag-usap sa akin tungkol sa suporta? May pandemic ngayon na nangyayari. No work, no pay ako. So, alam yun, hindi ko alam kung paano niya nagawa sa akin na ulitin yung mga senaryong to. Uh-huh. Nang dahil sa suporta na, alam niya naman, lahat ngayon nahihirapan. Okay. So, yun yung hindi ako makapaniwala, MJ. Mm-hmm. So, para sa akin ngayon, gusto ko lang din linawin dun sa mga taong mga nagbalita kagad, sa mga tabloids na lumabas na ang sinasabi nila, Matt Evans, nakalaboso dahil binugbog yung kalibin. Ano mangyayari yun, MJ, kung 7 years na akong kasal, at happily married ako with 3 kids, tapos biglang lalabas yung balita na nambugbog ako ng kalibin ko. Paano mangyayari may kalibin tapos may asawa? Okay. Diba? So, sana wag lang tayong nag-jump up na lang bigla sa mga conclusion na yan, o right, kung ano man yung naririnig nila, lalo na kung alam nila napakalaki nilang mga kumpanya na preso. Kung, right. Diba? Hindi naman kasi sobrang fake news eh. Alam mo yung sinasabi nga ng mga fake news talaga yung nangyari. It's old news. Old news talaga. Tapos yung mga lumalabas pang mga videos na, right, di ba, lahat ginamit noong 2012. So, doon ako hindi makapaniwala. So, okay, ganito na ba talaga tayo? Ganito na ba talaga yung mundo? Mm-hmm. Na walang basihan yung mga kailangan binabalita na lang. So, sobrang itong interview to, MJ, sobrang thankful talaga ako dahil gusto ko lang i-clarify yung mga nangyayari. At alam naman nila, so sobrang, simula nung PBB pa, nung paglabas ko, sobrang open book kong tao na nilatag ko lahat sa tao, kung ano talaga ako, kung pamilya ko, lahat. Diba? Kaya nagulat ako na bakit ganun na lang yung balita, bigla na sinasabi nila may ka-live-in, pero alam naman nila may asawa ako. Okay. Nung dumating na yun at na-serve na sa'yo yung warrant, did you, ikaw ba ay nag-resist o talagang voluntaryong sumama? Voluntaryo akong sumama dahil, kumbaga yung mga kapulisan natin, hindi sila agresibo, sinabi okay nila sa akin kung ano yung, kumbaga pinaliwanag nila sa akin mabuti. Okay. So, doon naliwanagan ako pagdating ko sa presinto mismo, nakausap ko si Jepe, sabi niya ganun, yun nga, sa support ka, kumbaga, doon ako nayari sa support. Okay. Kasi under pala na 9262 talaga. Correct. But, was it clarified to you by the complaining party kung bakit ka kinakasuhan? Yun ang hindi. Kasi yun ang hindi malinaw. Oo, yun yung parang nawala. Right. Na parang, nandun tayo sa pag-uusap dati, tapos biglang, boom. Correct. Kakasuhan mo ako, warrant of arrest. Ano nangyari? So parang walang basihan na ano? Ng ano. Okay.
So, okay. Alam niya naman eh, di ba? Uh-oh. Kahit siya, I mean, oo, nahihirapan siya, nasaan niya. May anak din siya, may kasintahan din siya. So, parang, naisip niya ba kung sa kanya mangyari, di ba? Tama. Ako may mga anak din ako, may, tama. Di ba? Ang hirap. So, yung financial support, that was just an assumption made by the chief of police. Oo. Okay, parang inisip lang nila na baka suporta. Ah, okay. Yun sa support. Pero, yun lang talaga ako sumablay. Nag-miss ka lang during the pandemic. Yung sa pandemic. Okay. Well, okay. Well, syempre, may mga lapses tayo dati kasi nga, right. Di naman tuloy yung trabaho natin. Tapos right. Yung pinagkakakitaan ko naman outside showbiz, hindi naman din ganun kalaki para tapatan yung TF ko sa trabaho. Okay. So, ano ang next legal steps ni Matt? Yun ang hindi ko pa alam sa ngayon, pero siyempre, kumbaga ako, MJ, nanggaling na kami sa pag-uusap eh. So, Okay. Doon din naman ito mauuwi. So, right. Hindi, yun lang yun sa akin. Gusto ko lang i-clarify na bakit kailangan pang umabot sa ganito. Kung pwede naman pag-usapan lagi. Mm-mm. Nanggaling na kami dun. Nagawa niyo na. Ilang taon na ako nananahimik. 8 years na ako nananahimik. 7 years na akong kasal. Right. Diba? Parang, bakit? Anong dahilan mo? Mm-mm. Diba? Mm-mm. Pwede mo naman ako kausapin. May hirap ba ako hanapin? Alam mo nga yung address. Napakasuhan mo nga ako. Diba? Right. Ano ba naman yung personal na mensahe? Wala bang attempts na ganun, Matt? In the last 8 years? Wala. Actually, wala talaga. So, hindi ko talaga alam kung meron mang ibang taong gagawa sa akin nun, wala akong maiisip. Kaya sabi ko, yun, nag-flashback talaga. So, nung nakita ko yung kaso, sinabi ko, 926 to, alam ko to. Okay. Against women to, sabi kong ganun. So, nung inaral ko din yung kaso, nakapaloob nga dun yung support. So, sabi kong ganun, posible talaga na na-revive yun. Right. Lapses. Dahil lang dun. Oo, dahil lang. So, kasi yung 2012 incident, that was already settled. Mm-mm. Tama. Totoo. Okay. That's it. Yun lang. Yeah. Salamat. Wala namang iba.